Isang oras bago magbukas ang isang kilalang store ng mga bag at sapatos, ay naroon na ang sales representative na si Rochelle. Inip na siya dahil kanina pa siya naghihintay. Maya-maya ay may dumating na isang babae. Kinuha ang susi sa bag at binuksan ang tindahan. At sino ka naman? Bit ni Rochelle habang mababanaag sa kanyang mukha ang inis. Ako nga pala si Mandy. Pasensya na. Kanina ka pa ba? Sambit naman ang dalaga. Ah, ikaw pala yung tinutukoy lang bagong salta. Wala kasi ako kahapon, day off ko. Imala at ikaw agad ang pinahawak nila ng susi nitong store. Sa uulitin, ay agahan mo dahil kanina pa ako naghihintay. Marami pa akong kailangan gawin sa loob. Masungit na wika ni Rochelle. Humingi naman ang dispensa si Mandy. Unang kitap lang ni Rochelle sa bagong kasamahan ay kumukulo na ang dugo niya rito. Lalo na nang mapansin niyang malapit ito sa ilang kapwa empleyado. Matagal nagsisya sa kumpanya pero iwas pa rin sa kanya ang mga kasamahan. Malamang ay dahil sa kanyang mataray na pag-uugali. Nang umaga na iyon ay may babaeng customer na agad dumating. Simple lang ang suot nito. Inilibot na nito agad ang mga mata pagpasok pa lang ng shop. Labis itong namangha sa ganda ng paligid. Nilapitan ito agad ni Rochelle at saka pinaalis. Ikaw na naman, hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag ka nang bumalik dito? Marami kaming hinihintay na customer. Baka mamaya ay mag-alisan ang mga yon kapag nakita ka. Bulyaw ng dalaga. Mahititing lang lang naman ako. Sa kakahapon ay hinayaan naman nila ako pumasok rito. Saan nang ali? Pwes, ngayong nandito na ako ay pwede ka nang lumabas. Kahit ilibot mo pa ang mga mata ng 1,000 bisis ay wala kang mabibili sa pera mo. Umalis ka na at nakakaabala ka. Darating din ang amo namin ngayong araw. Baka abutan ka pa rito at mapagalitan kami. Sambit pa ni Rochelle. Ang sungit mo talaga. Akala mo naman ay kung sino ka. Buti pa yung babaeng iyon. Pinapasok niya ako rito kahapon. Di bali na lang, babalik na lang ako rito kapag di off mo ulit. Wika naman ang ali. Inis na inis si Rochelle habang hinatid niya sa pinto ang maturang ginang. Sinigurado pa niyang makalayo ito at hindi na makabalik pa. Pagpasok niya muli ng store, kinumpuntan niya ang mga kasamahan. Sino sa inyo ang nagpasok ng babaeng lukaret na yun? Alam niyo namang gusto lang nun ay kumuha ng litrato dito sa shop natin. Wala talaga iyong pambili. Sambit ni Rochelle. Ako ang nagpasok sa kanya kahapon. Mukha namang gusto talaga niyang mamili. Lahat naman ang papasok dito ay customer. Hindi tayo pwedeng mamili ng aasikasuhin ang dahil lang sa kanilang hitsura. Saan ni Mandy? At ano naman ang alam mo? Matagal na ako sa trabahong ito, Mandy. Baguhan ka pa lang pero ang galing mo nang magyabang dito. Hindi mo ba alam na ngayong araw bibisita ang boss natin? Gusto mo bang pare-pareho tayong mawala ng trabaho? Pagtataray pa ng dalaga? Paano naman tayo mawala ng trabaho kung isikaso naman natin ng tama ang mga customer? Tiyak akong gusto ng boss natin na ganoon ang ating gawin. Ipinsa muli ni Mandy. Huwag kang magmamagaling at wala ka pang alam. Sige, kapag inabutan ng boss natin na may nataong gagaya ng alin na yon dito sa shop natin, ay malilintikan ka talaga. Huwag mong sabihin na hindi kita pinagsabihan at huwag na huwag mo akong idadamay. Sambit muli ng mataray na katrabaho. Nilapitan ng ilang kasamahan si Mandy matapos ang pagtatalo nila ni Rochelle. Munang intindihin yang si Rochelle, ganyan talaga ang galing niya, ubod ng yabang. Akala mo ay sa kanya itong shop na to, saan ng isang katrabaho. Ganyan ba siya noon pa? Kawawa naman kasi yung babaeng yun at pabalik-balik pa siya rito. Ito ko lang naman siyang bigyan ng pagkakataon. Malay naman natin kung may pambili talaga siya o kung wala man ay nais kong iparamdam sa kanya. Kaya niya rin bumili ng ganitong mga gamit. Huwag siyang mawala ng pag-asa. Hayag naman ni Mandy. Nang hapong iyon ay kanya-kanyang pag-aayos ang mga empleyado sa pagdating ng kanilang amo. Gala kasi itong istrikto at ang lahat ay nais magpalakas upang hindi mawala ng trabaho. Maya-maya ay dumating na naman ang nangungulit na ali. Ikaw na naman? Ilang beses pa kitang kailangan ipagtubuyan sa shop na ito? Umalis ka na at parating na ang amo namin. Hindi ka na babagay rito. Ubong ni Rochelle. Pabayaan mo nga ako. At nagtatrabaho ka lang naman dito. May karapatan akong tumingin dito. Saka hindi ikaw ang gusto kong kausap kung hindi si Mandy. Wika ng ali. O di sige. Kabago-bago lang niya ay matatanggal na agad siya sa trabaho dahil sa iyo. Datawang sambit mula ng dalaga. Lumapit si Mandy at inisikaso ang ali. Bigla na lang dumating ang kanilang boss. Ginoong Chavez, magandang hapon po. Bungan ni Rochelle. Kumusta naman ang benta natin ngayon? Parang wala akong nakikitang taong masyado. Ginagawa niyo ba ang mga tungkulin ninyo? Sambit ng boss. Opo sir, kaso may matigas ng ulo dito sa store at nagpapasok na kung sino-sino para lang makabenta. Nakilala niyo po ba ang bagong empleyado? Inuunahan ko na kayo sir.
Wala akong kinalaman sa mga ginagawa niya. Depensa agad ang dalaga. Hinanap ni Ginoong Chavez si Mandy. Nakasunod naman si Rochelle dahil nais niya makita kung paano pagalitan ng boss ang baguhang empleyado. Ngunit pagkakita ni Ginoong Chavez sa dalaga ay umuko ito. Madam, ano pong ginagawa niyo rito? Bakit kayo nakareformin ng ganyan? Pagpakumbaba ng Ginoo? Nagulat ang lahat. Hindi nila akalain na ang bagong sata pala mismo ang may-ari ng kumpanya. Iniisip kasi namin ng mga magulang ko kung bakit patuloy ang pagbaba ng benta dito sa store na to. Kaya ako na mismo ang sumadya rito para matukoy kung ano ba talaga ang problema. Ngayon ay alam ko na. Ginoong Chavez, kailan pa tayo namili ng mga customer? Hindi ba't bawat isa sa kanila ay mahalaga? Ang bilin ng mga magulang ko sa iyo ay siguraduhin na ang bawat isa ay makakaroon ng magandang karanasan sa store na ito. Bakit ganito ang nangyari? Saan ni Mandy? Ako na po ang humihingi ng kapatawaran, madam. Hindi na po ito mauulit. Nasa inyong pagpasya na po kung may nais kayong tanggalin sa shop na ito. Saad ng Ginoo. Malakas ang kutob ni Rochelle na matatanggal siya sa trabaho. Sandali lang. Nagawa ko naman ang trabaho ko ah. Talaga namang walang pambili ang babaeng iyan. Nangungulit lang iyan dito. Pinsan ng dalaga. Talaga ba, Rochelle? Ngayon lang ay bumili siya ng 2 pares na sapatos at 1 mamahaling bag. Iririgalo niya ito sa kanyang anak. Wika naman ni Mandy. Napahiya ng lubo si Rochelle sa panghuhusgang na kanyang ginawa. Pasensya ka na, Rochelle, pero hindi ko kailangan ng kagaya mo sa shop namin. Masyado kang mapagmataas at mayabang. Mamahalin man ang mga bagay na narito ay wala kang karapatang humusga ng kapwa. Ikaw ang dahilan kung bakit nawawalan ng customer ang lugar na to. Dagdag na ang tunay na boss. Sinisanti ni Mandy si Rochelle dahil sa masamang asa nito. Ang ugali kasi niya ang punod dulo ng problema kaya walang nais na bumili doon. Mula na mawala ang dalaga sa shop, ay dagsa na ang mga taong namili at gumanda na ang binta nila. Sisingsisi naman si Rochelle dahil kahit subukan pa niyang humanap ng ibang trabaho, walang tumanggap sa kanya. Ito na siguro ang karma niya.